Okay, so this our continuation for the application of first order DE. Ngayon naman guys, no, ang ating i-discuss is yung about mixing solution. Okay? So ito yung problem guys na mayroong solution na may na entering a tank. It can be a pure substance or a part ng ibang solution like brine, alcohol, and then meron siyang butas, okay, or merong amount na lumalabas, okay? So yung i-analyze natin guys yung ano, yung amount ng solution or substance, okay, na nasa loob ng tank or container, okay? At any time t, okay? So assuming that the a solution is well stirred. So pag sabing well stirred guys, yung concentration ng solution, okay, throughout the tank is constant, para parehas guys, no? Kasi pag hindi, bababa yun, no, yung heterogeneous na, no? Okay, hindi siya homogeneous. Pag heterogeneous, ibig sabihin ano, yung concentration at every part and every part of the container ay iba-iba, no? Diba? Ba, yung sand, if you put it in the water, no? So, ibig sabihin, ano siya, andun sa pinaka-bottom yun doon, yung mataas yung concentration, okay? So, let's say, meron tayong tank dito. Okay? Depende kasi sa problem na, usually kasi, merong capacity yung tank tapos merong initial volume. So, ang anong dito, ang isipin nyo dito or yung i-check nyo, yung mga cases na napuno yung tank or yung rate of outflow is mas mataas sa rate of inflow. Okay, so may case na mag-overflow yung ano mo, yung tank. Okay? Pero usually naman guys, ang given dyan is yung initial volume of dissolution or substance in the tank. Na. Okay, so ganito yan. Okay, so meron tayong visible dito guys, no? Ayan, and then meron din tayong at t equal to 0. So meron tayong initial na amount ng solution. So let's say S of t, ito yung amount of solution. It can be in volume, in kilogram, in pounds, in grams, and so on and so forth, no? Okay? Basta anything na unit na pwede mong ma-quantify yung ano, substance, no? Okay? Amount of substance or yung ating solution, okay? At any time, okay, t. So, dito, ikaw rin mag-define ng time mo dito na kung anong units na. Okay? So, let's say when t is 0, meron tayo initial amount na S of O. It can be 0 or meron siyang value, no? Na syempre positive. Okay? Ngayon, ang bawa, naglagay tayo case ng andito ng inflow ng solution. Okay? May papasok dyan. Okay? So, syempre, dalawa guys yung component ng inflow solution mo. Okay? O kaya yung guys, no, yung pwede mong maging component of incoming solution. Of course, no, pag siyempre may incoming, kailangan na-define yung amount ng substance, okay, na pumapasok. Okay, so usually ano yan guys, na yung flow rate. Okay, flow rate tsaka yung concentration. Kasi siyempre, pwedeng ang inflow is water, pure water. So pag pure water guys, ibig sabihin, kung meron tayong initial solution sa may tank, habang ano, tumatagal yung concentration mo, siyempre lilit yun kasi dadami yung lalaki yung percentage ng water doon. Okay, so dalawa yung ano guys, no, component natin dyan na kailangan yung yung rate of inflow ng incoming solution tsaka yung concentration. Okay, so meron tayong ano dyan, R in
Ba't pula? Okay. Meron tayong R in, rate of incoming solution, tsaka yung concentration ng incoming solution. Okay? So, kaya sabi ko, yung ano dyan guys, na yung R in, usually naka-ano yan, yung naka-volume flow rate guys. Okay? So, bawa, gallon per minute, gallon per second, cubic feet per minute, okay, or liter per second, liter per minute na. Then, yung ano naman guys na concentration, bawa, kung yung S mo ay naka-kilograms or naka-mass, usually yung ano dyan guys na concentration is the ano, mass per unit volume na kung ano yung amount ng substance na per space occupied. So, pwede mong ma-define dun yung ano mo, concentration, diba? Okay. Then, okay, let's say meron ditong butas sa baba or kahit naman dyan, basta we let the solution na, okay, magkaroon ng outflow. Okay? Yan. So, ganyan sabi ko, if the mixture is well steered, okay, kumbaga meron dyan pang halo guys na, okay, syempre, kung ano yung concentration ng substance or solution dun sa may tank natin, yun din nalabas, okay, kung well steered tayo, syempre pag hindi yan well steered, merong difference yan, okay, oops, may nag-chat lang. Okay, may pasakali. Ayun, so meron tayong outflow. So rate of outflow. Ay yung bilis ng paglabas ng solution and then meron tayong concentration outflow. So yung concentration ng outgoing solution. Okay? So, paano natin masiset guys yung differential equation dito para ma-express natin yung amount ng solution at any time t. Okay? Siyempre, in terms of t. Okay? Ano lang guys, na simple lang naman yung ano, yung napaka-simple lang guys ng what do you call this? Ng formula or relationship, okay, sa mixing solution. Okay, sabi doon, the rate of change, okay, ng amount ng solution. Okay, so, syempre, pag sinabi rate of change ng amount ng solution, convert ng S of T. That will be dSdt. Okay, is equal to the difference of the, ano, outgoing and inflow rate of change, okay, ng solution. Okay, so, ganito, diba guys, ito, ang unit kasi nito is ano, bawa, mass per unit time. So, paano mo kunin yung mass per unit time dito sa R in, C in, tsaka R out, C out. So, syempre, ito, si R in, usually, naka ano yan, no? Naka volume per unit time yan. Tapos, si N naman, C in, naka mass per unit volume yan. So, by multiplying the inflow rate or the rate tsaka concentration, you will get the rate of change now of the inflowing solution. So similarly, dito naman sa may outflow, if you multiply R out and C out, you will get the ano, rate of change na of the ano, outgoing solution. Okay? So you just multiply R in, C in, okay, minus R out, okay, C out. Okay, so ito guys yung ano, yung general formula for the ano, mixing solution. Okay. Now, take note guys na yung ano mo dyan, yung R in tsaka C in. Merong yung ano, numerical values tsaka yung R out. Okay, yung mga numerical values. Ang kailangan mo lang dyan guys, express in terms of T is yung C out. Okay, ito. Okay, syempre, tuturo ko rin yan dito na. Okay, ganito yan. So, pag sinabing C out, okay, yung ano, concentration of the outgoing solution, this also the concentration inside the, ano, the tank. Okay, so, kung siya ay concentration inside the tank,
So that means it is the ratio between the amount of solution, okay, in the tank at that time, okay, over the volume, okay, of the solution, okay, in the tank. Okay? Okay ba? And syempre, yung ating volume, guys, magbago to kasi meron tayong initial volume eh. Paano kung merong difference yung R in C at R out? Kasi kung same lang yan, guys, yung R in at R out, walang change in volume. Okay? But, syempre, may mga cases na magkaiba yan. Okay? Kaya, kitang gagawin mo dyan. Okay? Ito, yung volume at any time. Okay? At any time. Okay, so, paano mo i-express yung volume at any time in terms of T? Kasi simple lang to, simple math, no? So, yung volume mo at any time is equal to the initial volume visible plus yung increase or decrease sa volume. Okay, delta B. Okay? O sa ano nyo, sa physics, ano ba yung delta B? Okay, so syempre yung ano mo dyan, delta B, yung difference between the rates. Okay, so syempre, ang tayo na, that is, kasi nag-plus tayo guys eh, so that will be ano, R out minus R in. Okay? Ay, hindi, ano? Ano pala? R in pala, ano? R in minus R out. Okay, kasi nga, kung mas mataas guys yung ano yung R in, okay, times T. Kung mas mataas guys yung ano mo, yung R in, syempre, mag-increase yung volume. Okay, so, lego dito ah. Yan. If R in, okay, is greater than R out. So, ibig sabihin, yung ano mo, yung tank mo, okay, will overflow. Pag yung R in is equal to R out, okay, ibig sabihin nun, ito lang nga. Ito guys, no, mag-increase yan. Ito naman, constant. Okay, it stays the same. Okay? If R in naman, okay, is less than R out. Ibig sabihin niyan guys, na mas mabilis yung labas. Okay? Kaya sa pasok ng solution. So, yung volume mo will decrease. So, ibig sabihin, dito guys, ano, sa R in less than R out, okay, pwedeng maubos yung laman ng ano, ng container or tank mo. Okay? Yan lang yung guys na. So, ito guys na, pwede natin ma-write yung ano yung ating differential equation eh. Okay, so ds dt yan, over ds over dt equal to r in, okay, times c in minus r out. Okay, times yung ating concentration which is s over yung ating volume at any time. So, B sub O plus R in, okay, minus R out. Ayan, times T. Okay? Nakuha ba? So, ito na guys yung ano, yung completos recados no, na differential equation. So, gagawin nyo na lang guys dito, isubstitute yung mga given, okay, yung mga data dito, and then solve the differential equation. Usually naman guys na itong parallel na to, ang kanyang solution is solution ng full DE or first order linear DE or variable separable. Okay, yun lang guys na. Nagiging variable separable yan guys na pag yung pumapasok na substance ay pure water. Okay, bakit magiging zero yung C-in mo. So, matitira dyan is itong part na lang yan. Variable separable na yan. Kasi wala na itong part na to eh. Okay? Pero pag meron yan, hold yan. Okay? Nakuha nyo ba? Yun lang guys na. So, as you can see guys na, wala dyan, ano, wala dyan in-introduce na constant. So, ibig sabihin, isa lang yung kailangan mo dyan na condition. Okay? Para ma-solve yung andun. Yung constant of integration. Okay? Usually guys, ang given dyan is yung ano, yung initial amount na ng na solution sa tank. Okay? Okay, solve tayo guys ng ano, sample problem. Okay, for this topic.
Okay, so 50 gallon tank. Okay, so sinabi dyan yung ano, yung capacity guys. Pag sinabi ganyan, 50 gallon tank, capacity yan ng tank mo. Okay. The tank can hold 50 gallons of a solution na or liquid. Initially contains 10 gallon of fresh water. So, ano may sabihin yan guys? Okay, kung fresh water yan, ibig sabihin, yung initial amount ng solution mo, okay, so in this case, tayo ay brine. So, pag sinabing brine, that is a strong salt solution, okay? So, pag fresh water yung laman niya, initially, yung amount ng salt solution mo is zero, okay? So, ngayon, at T equal to zero daw, brine solution containing 1 pound per salt, 1 pound of salt per gallon. So, ibig sabihin niyan, guys, yan yung ano mo, inflow, a concentration of incoming solution. Okay, is poured into the tank at the rate of 4 gallon per minute. So, anong guys, sulat natin, ha? Okay, so, meron tayong V sub O, okay, na 10 gallons. Okay, so sabi dyan, fresh water. Okay, so that means ang ating S sub O is 0. Okay? So, at equal to 0, meron tayong inflow ng solution. Okay, so yung concentration daw is 1 pound of salt per gallon. So, that is 1, okay? Pound per gallon. Okay? So, yung rate naman guys na magpasok ay 4 gallons per minute. So, Rin natin is 4 gallons per minute. Okay? Now, the well is steered. Yan, sabi ko guys na kasi magkakaroon kasi guys ng ano yun, ng a difference pag hindi sinabing well steered na yung ating mixture. Okay, leaves the tank at the rate of 2 gallons per minute. So, yung rate ng paglabas guys, okay, yung R out natin is 2 gallon per minute. Okay? So, the first question is, ayan, find the amount of time, okay, required for overflow to occur. Pag sinabing required time para mag-overflow, hanapin natin guys yung time kung saan, okay, kung saan the volume of the tank is equal to the capacity. Okay? Kasi nga, yung ating ano guys, no? Yung ating Rin kasi, is mas malaki kay R out. Okay? So, ibig sabihin, merong tayo na ma-reach ni tank yung kanyang capacity. Okay? Then, sa part B naman, guys, the amount of salt in the tank at the moment of overflow. So, siyempre, guess na merong tayo to. Okay? Hinahanap yung S natin. Okay? At B is equal to equal sa volume ng capacity. Okay? Tank capacity. Okay, so tayo no, set up ng differential equation. Okay, so yung ating general na formula is ds dt equal to r in okay, c in minus okay, r out okay, s over V sub O okay, plus R in minus R out okay, times time. Okay? Okay, substitute yung mga, ano, mga given. So, meron tayong TS. DT is equal to R in, C in. R in is 4, C in is 1, minus R out is 2, okay, times S over BO is 10, plus R in is 4 minus 2. Okay, times time. Okay, simplify guys na. And 4 minus 2 S over 10
plus, okay, 4 minus 2 is 2. Yan. Okay, pwede guys, makancel yung 2 dito. So, ibig sabihin yung ating dsd dito, dt dito is equal to ang 4 minus, cancel yung 2, so s na lang yan, over 5 plus t. Okay? Nasundan ba? So, ngayon guys, no, you have to write this one. Okay? Para alam mo yung gagawin mong solution dito. So, yung s over 5 plus t, ililipat natin guys sa kabila. No? So, magiging ds dt. Okay? Plus, dito ko guys ilagay yung s. No? And then, 1 over 5 plus t is equal to 4. Okay, so anong guys sinapansin nyo? Okay, this is a fold eh, di ba? So, pwede mo siyang ano, i-compare sa ganitong forma. So, ds dt no, plus s, di ba? P of t equal to q of t. So that's why guys, hindi ako gumamit ng variable na q doon sa formula sa may ano, sa may mixing solution natin. Kasi dahil dito sa solution natin na no, na merong q of t sa dulo. Okay? So, 'di ba guys, no, this is a standard form of first order linear differential equation. Okay? So ang kailangan mo lang diyan guys is kunin mo yung integrating factor. Okay? Yung phi natin equal kay e raised to integral ng p of t dt. Okay? So, ngayon, no, dito tayo sa kabila. Okay, yung ating integrating factor is e integral of, ano yung p of t mo dyan? 1 over 5 plus t. Okay? So, 1 over 5 plus t dt. So, syempre, integral ng 1 over 5 t dt is ln of 5 plus t. Okay? Equal to e ln 5 plus t. Okay? And then, ito, simplify mo yan. Yung e raised to ln of any expression yan is equal to the expression itself. No? So, that is 5 plus t. Okay? So, pag nakuha mo na integrating factor, anong gagawin guys? Nasunod? Diba yung solution yan is ano? Siyempre, s integrating factor integral integrating factor q of t, di ba? Dt, and then plus the constant of integration, okay? So, yung ating solution ay s. Okay, integrating factor, 5 plus t. Okay, and then equal to, dito ko guys ilagay yung ano, para sa punahan, no? And then integrating factor, 5 plus t. Kasi ito yung ano natin eh, q of t. Now, dt, plus t. Okay, integrate guys. Okay, so syempre power na lang yan guys na. So 4 and then 5 plus t raised to 2 over 2. Okay, plus c. Simplify. So magiging 2. 5 plus t is squared. Okay, plus c. Then divide natin guys both side ng 5 plus t. Okay, so mangyari. So mawala yung ano dyan 5 plus t na. Meron tayong s is equal to, ito naman makakancel yung isang 5 plus t, kaya meron ka pa dyan, 2 times 5 plus t. Okay? plus c over, okay, 5 plus t. Okay? Ngayon, we need to get the value of c. Diba? So, pero ito yung condition guys na, when t is 0, at t equal to 0, okay, yung ating tank ay mayroong fresh water or S sub O is 0. Okay? 0 tayo sa left side. Okay, 2, 5 plus 0. Okay, plus C over 5 plus 0. So, ano ibig sabihin niyan? No? 2 times 5 is 10 lipat sa kabila times 5. So, mayroong kang negative 50. Okay? Tama? Uy.
C is negative 50. Okay, so babalik mo guys syempre yung C. Okay, para meron ka ng particular solution. So, 2, 5 plus T, okay, minus, okay, 50 over 5 plus T, okay? So, ito yung natin, yung gagamitin natin, ano, expression for the amount of solution or equation, no? Okay, so, balik tayo sa problem, guys, no? So, nalang guys yung time wherein the tank will overflow. So, that is, the volume is equal to, equal sa capacity na, okay? So, B cap daw ay equal to, ano, B natin. Ano yung B natin guys dito? Sana yung kanina. Ito guys, oh, yung ating, ano, B. Okay, so, ano yan, ah? Tandaan nyo yun, ah. Okay, yung mga pinaglalagay nyo dyan, ah. So, B is equal to, 10. Okay, 10 plus 2T. So, ano yung ating capacity? Current time 50, guys. Okay. So, pag 50 yan, ano yung magiging T dito? Okay. T is obviously equal to 50 minus 10 then over 2. Okay. Sila yan. 40 over 2 is 20. Anong unit nito? 20 minutes. Okay. 20 minutes. So, the tank will overflow after 20 minutes. Yun ang ibig sabihin nun. Okay? So, yun yung sagot natin guys sa part A. Part B naman, amount of salt in the tank at the moment of overflow. So, itong T guys, i-substitute mo lang dun sa may S natin. Okay? So, S natin at T equal to 20. So, 2, 5 plus 20 minus 50 over 5 plus 20. Okay? 20, 25 times 2, guys. 25 times 2 is 50. Minus 25 over 50 over 25, 2. So, 50 minus 2. So, ibig sabihin, meron tayong 48. Ano yung unit niya? Pounds. Okay. So, after 20 minutes, okay, at the time of overflow, the amount of salt in the tank is 48 pounds. Okay, nakuha ba guys? May tanong? Okay, so, walang tanong? Pwede naman quiz. De, joke lang. Ganun kasi yung guys eh, pag wala ng ano, pag wala, it's either, alam na, or, kasi ano eh, di ko kasi guys nakita yung mukha nyo eh, kaya ano eh, kaya di ko masabi, na nasusundan or, naglalag na nagbo-buffer ganun. Okay, iba talaga 'yung face to face eh kasi
doon mo makikita yung ano, iba't ibang ano, reaction, di ba? Okay, yung mga natutulala. No. Okay, isa pa, no. Guys, ito ang sinusulog ko, ah. Sa ano lang to, ah. Sa book lang to, no. Pwede nyo, ano, inulit doon. So, syempre, ang difference lang, guys, no, sa akin kasi, maririnig nyo sa akin, ano, yung every details, no. Pag sa solution sa book, syempre, wala mahadong, ano, input, no. Okay? Ang lang lumakihitan nyo doon. Substitute. Okay? Substitute the value of blah, 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 no. Therefore, the solution is, ganun lang, no. Diba? Iba yung, ano, iba yung naka-live na, di ba? Okay, so next problem natin is this one. A tank initially holds 100 gallon of brine solution. So, yan guys yung sikat na problem sa ano. Sikat na solution sa mixing solution, puro brine, okay? And containing 1 pound of salt. Okay? So, meron tayong tank na mayroong initial volume na 100 gallons and mayroong initial amount ng salt na 1 pound. Okay, so, lagay natin guys na yung mga given. Okay, B sub O is 100 gallons at T equal to 0. Okay, S sub O is 1 pound. Okay, dito ka, guys ha, ano ulit tayo ng S sub T. S sub T is the ano, amount of salt. Okay. At any time. Okay, T. Okay, so dito naka-anto na, naka-minutes. Na, okay. So, at T equal to 0, another brine solution containing 1 pound per gallon. So, meron tayong inflow concentration na 1 pound okay, per gallon. Okay. At the rate of, okay, so the rate naman of inflow is 3 gallon per minute. Okay. While the well-stirred mixture leaves at the same rate. So, pag same rate, guys, okay, dapat alam nyo na yan, no? Yung volume mo is constant, okay? Rate of outflow daw is equal kay R in. So, that means our B of T at any time is equal to B sub O. Okay? Kasi magka-cancel yung ano mo. Yung increase or change sa volume. Okay? Equal to 100. Okay? So, yung unang tanong. Okay? Find the amount of salt in the tank at any time. So, syempre, yan yung ano mo, S of T. Okay? Then, part B. The time at which the mixture in the tank contains 2 pound of salt. Okay, so, ibig sabihin nung guys na, parang ito yun eh. Okay, meron tayong S of T. Okay, na 2 pounds. So, hinahanap guys yung time. Okay, ano kaya yung time na yon? Kung saan yung ating solution or yung brine is 2 pounds. Okay? So, basically, you have to find the expression for S of T. Para masolve tong ano mo, parts A and parts B. Okay? So, let us execute na the solution. Execute! Ako parang ano, ano? Parang ML lang. Ako na din galaro ng ML ah. Siguro... Happy year na siguro na. Wala eh, kasi gusto ko mag-relax pag maglaro ko ng ML. Mas lalo lang, ano lang, mas lalo lang sasakit ulo ko eh. Okay, so, okay, yung ating formula na is dSdt equal to R in T in minus R out. Okay. S over B. Okay? So, yung ating mga values, R in is
Okay, 3. Okay, C in is 1. Minus R out is 3 again. And then okay, S, ano yung B natin guys? Constant na 100. Ayan, so simplify. 3 minus 3 over 100 guys, kaya yung decimal to ha. Okay, 0.03S. Okay, so another fold dito guys na pag nilipat mo yung 0.03S sa left side. Okay, DS, DT magiging plus. Okay, 0.03S equal to 3. Okay? Yung andito, integrating factor, yung katabi ng S. So, P natin guys is equal to E. Integral ng E raised to, E raised sa akin. Integral ng 0.03. Okay? DT. So, syempre, integral niya, ganun pa rin naman, no? 0.03T. So, E raised to 0.03T. Okay, then applying the integrating factor, the solution will be the solution, okay, is S integrating factor E raised to 0.03 T is equal to integral. Okay guys, na dito ko lalagay sa una ulit yung constant, ah, yung 3, ah. So 3, okay, E raised to 0.03 T. Okay, dt plus c. Okay, integral ng eu du, eu pa rin. Kaya lang guys, na meron tayong 0.03 dyan. So, pag nag-derivative ka ng e raised to 0.03t, okay, meron kang lalabas ng 0.03dt. So, ibig sabihin, kailangan mo mag-divide ng 0.03 para ma-neutralize yung 0.03 na multiplier. Okay, 0.03 e raised to 0.03. Okay, plus C. 3 over 0.03 is 100. Okay, so 100 E raised to 0.03 T plus C. Okay? Next mo na gagawin dyan, syempre, is divide mo both sides by yung katabi ng S. Okay, katabi ng S. Ito guys na. Yan yung pang-divide mo sa both sides. So, ibig sabihin yung ating S ay magiging 100 e raised to 0.03 t over e raised to 0.03 t plus c over e raised to 0.03 t. Cancel yung e raised to 0.03 t, meron ka dyan 100. Ito guys, nagayon mo na siya negative na para maging 100 plus c e raised to negative 0.03 t. Okay? Ayan. So, next step is to find the value of C. Okay? So, dito tayo. So, sabi doon, T equal to 0, meron tayong S is equal to S sub O equal to 1. Okay? So, 1 equal to 100 plus C e raised to negative 0.030. So, syempre, e raised to 0, that is equal to 1. Okay, so meron ka dyan 100, okay, plus C. So 1 to, ibig sabihin yung C natin guys is 100 minus 1 or 99. Okay, 99. Okay,
Then, babalik mo guys yung si syempre. So, therefore, yung ating particular solution S is equal to 100 okay, plus 9 e raised to negative 99 i e raised to negative 0.03t. Okay? So, ito guys yung sagot para sa part A. Okay, part A. Okay? may tanong? Next guys, no? So, sa part B naman, inanap yung time when S is 2. Okay? So, when S is 2. Okay? Wait lang. 1. Okay, mali na. Negative 99. Ano ba yan? Balik. C is 1 minus 100. So, negative 99. Okay? Okay? So, dapat niya minus yan. Okay, so 2 is equal to 100 minus 99 e raised to negative 0.03t. Okay, lipat guys yung 100 sa kabila. So 2 minus 100 equal to negative 99 e raised to negative 0.03t. So 2 minus 100, negative 98. Negative 99, negative 0.03t. Okay, divide both sides by negative 99. So, syempre, magiging positive. Yan na, 98 over 99. E, negative 0.3 t. Okay, then get out there. Get the ln of both sides na. Ayan. Okay? So, ln of 98 over 99 is equal to ln e raised to negative 0.03t. Okay, so syempre yung exponent guys na pwede na siya maging coefficient na. Okay, so negative 0.03t ln of e. Yan ay 1 syempre. Okay, so therefore yung ating t ay ln of 99 ay over negative 0.03. So, yan, syempre, wala kang ibang gagawin dyan kundi mag-calculator na. Okay? ln of 98 over 99 divided by negative 0.03. Okay? So, meron tayong sagot na 0.338. Anong unit ng time mo dyan? Minutes na. So, approximately, meron tayong 0.338 minutes. Okay? So, the amount of salt in the tank is 2 pounds na after 0.338 minutes na. So, syempre, pag mga ganyan, di mo pa ma-realize yan kung gano'ng katagal yung 0.338 minutes na. So, pwede mo siya i-convert into seconds na para alam mo kung gano'ng katagal yung 0.338. Diba? Test mo lang siya ng 60. So, about 20 seconds. Ganun lang guys na. Okay?
Hello, what's up? Yung ba kayo, guys? Hindi naman po, sir. Kala ko, ano, tulog na kayo eh, na. Okay, so kung walang tanong guys, tayo next topic. Next part. So siguro okay naman na. Ang tayo guys na isogonal and orthogonal trajectories. Para masaya. Isogonal and orthogonal. Orthogonal. Okay, trajectory. Okay. Okay, so in short guys, na pag sinabing orthogonal, perpendicular, okay, pag iso, hindi syempre. Yun naman kasi. ano lang to guys, no? Parang meron tayong dalawang lines dito na nag-intersect. Okay. Kailangan kasi guys, no, yung nagpa hirap dito is yung word na ano, trajectories. Okay? Sabi-sabi niya guys, no. Okay, those are families of curves, okay? Now, pwedeng at triangles or at some angle with a given, okay? A curve, syempre. Okay, so ganito 'yan, no. Syempre, mas maganda kung tayo with illustration. Okay. So, kunwari, ito yung ating given curve. Okay, given curve. So, ano kayong pwede nang ilagay dito? And then, tagis na y is equal to f of x para sa given curve na. Y is equal to a function of x. And given by curve. Okay. So let's say merong point guys ano sa curve. Okay. Yan. Now gusto natin guys na makuha yung ano yung families of curves na mag-intersect sa curve na to at some angle. Okay, sambaha guys na ganito yan. Diba pag meron ka diyan ano point, so syempre meron siyang ano tangent line, di ba? Meron tangent line diyan. Yan, didimikit. Yan. So, ito guys, yung ano, tangent line para sa given curve. Okay? So, kunwari, meron dyan nag-intersect na other curve. Okay, ito. Ganyan, na. Okay, so, syempre, at that point, meron ito si, ano mo, ito yung required curve natin, guys, no? Okay? At the point of intersection, meron din siyang, guys, ano, tangent line. Okay? Yung kanyang tangent line. Okay? Ayan. So, yung dalawang tangents, okay, nag-intersect, guys. Okay, meron silang andyan, angle between. Okay, so, let's say that is theta. Okay? Ito yung tangent line ng, ano, ng required curve. Okay, magkano ano yan. Basta, ano, ito na lang yung TL1, TL2. Okay? Aha. So, ganito yan, guys, no? Diba, yung ano natin, required curve natin, halimbawa, is y, g of x. Kumbaga, ito, guys, yung ating solution. Okay, pero not necessary, guys, na, no, na naka-ano yan, naka-explicit. Okay? Pwedeng implicit yan, yung ano dyan, yung solution. So, ang gusto ko lang emphasis dito, pag meron ka dyan function, so, syempre, pwede mong kunin yung kanyang dy dx. Ibig sabihin yung slope ng curve. Syempre, sa point. Sa curve, no? Diba? Same for, ano, given curve. Pag meron kang given function, pwede mong makuha yung slope niya. So, ganito, yan, no? Pag kinuha yung derivative ng, ano, ng g of x. Okay? So, ito yung, ano mo, dy dx ng required.
Okay, required. Accurate. Tapos, pag yun naman naman guys yung derivative ng f of x, okay, yan naman yung dy dx, okay, ng given, okay, given curve. Okay, balik talaga guys sa, ano, sa analytic geometry. Paano guys kumuha ng angle between two lines, between two intersecting lines? Kasi diba guys, na yung g of prime of x, itong ano mo, slope yung case na, ito rin slope din ito eh. Pero, kailangan guys alam niyo yung trick kung sino yung magiging M2 o sino yung magiging M1. Okay? So, ang trick lang guys niya muna is kailangan yung angle mo is acute. Tapos, pangalawa, yung rotation. Okay? Diba sa, ano, sa analytic geometry, positive yung rotation pag counterclockwise, pag clockwise, negative. Okay? So, ang trick dyan, kung sino guys yung terminal, siya yung M2. Okay? Dito guys, sinadya ko na yung ating ano, given curve is M2. Okay? Para sa yung naging nasa unahan. No? And then, yung given curve, okay? Siya yung ano, initial side. So, yung count natin guys, no? Di ba? Mula dito, punta roon. Okay? Para meron tayong positive angle dyan. Okay? Para yung analytic geometry, paano kumuha ng, ano, ng lines, intersecting lines na may given slopes. Paano? Okay, from your analytic geometry, okay, diba guys, yung ating tangent of theta. Okay, yung tangent of the angle between intersecting lines is equal to M2 minus M1 over 1 plus M1 M2. Okay? So, ang trick dyan guys, syempre yung N2 mo, yun yung ano mo, required. Okay? Doon mo nilagay yung ano, yung dy dx. Okay? So, kumbaga guys, no? Okay, the tangent of theta, okay, ng intersecting curves. Okay? So, yung dy dx, okay, ng required minus. Pero guys, no, siguro, see, ano, dadami yung andito yung sulat eh. Pero, yun na nga. Lang. Lang space eh. Tan of theta is equal to okay, dy dx okay, ito yung given natin. Ay, ito yung required minus dy dx okay, ng given over 1 plus okay, dy dx okay, m1 is given and then okay, dy dx okay, ang required. Okay, so ganito lang guys ha. Pag lagay nyo guys no, ng dy dx ng given, isakto, tatanggalin nyo guys yung r. Kasi diba, pag lagay mo ng dy dx given, yun na mismo guys yung ano mo, yung differential equation. Okay, kasi hanapin mo na guys yung solution eh. Diba, yung dy dx para dun sa required. Okay? Nakuha nyo ba? Tatanggalin nyo guys yung r. Then, solve nyo na yun, ano, yung magiging differential equation. Okay? Paba. So, ito guys, no, yung general formula. Dito rin natin, guys, kukunin yung, ano, yung orthogonal. Okay? Basta guys, ha, pag sinabing isogonal, okay, this is theta not equal to 90 degrees. Okay? Pag ortho, syempre, from the word ortho, perpendicular, yung ano mo, theta is 90 degrees. Okay, yun lang guys, no? Diba? Okay, so let's try mag-solve ng problem. Ay, wait lang, no? Wala pala yung, ano, yung orthogonal. Pag orthogonal, guys, no, diba, perpendicular. Okay. So, yung theta mo is 90. Okay? Diba, guys, no, pag sanabing tan of 90, undefined sa analytic geometry. Okay? Okay. Orthogonal. Okay, so theta is 90 degrees. So, yung ano mo, yung left side undefined. Ang tanong guys, no, paano magiging undefined naman yung ano, yung right side? Ah, siyempre, di ba naka ano to, naka fraction. Kailangan guys, no, yung ano mo, denominator, maging zero. Okay? So guys, ano to, yung ano, 1 plus M1, M2. Equal to 0 or M
M2 is negative 1 over M1. Okay? So, kumbaga guys, no, yung dy dx, okay, ng required, okay, is equal to negative 1 over dy dx, okay, ng given. Okay? So, paglagay mo guys ng dy dx ng given, tatanggalin mo yung r, tapos, yun ang mismong ano mo, differential equation. Okay? So, syempre, much better kung meron siyang ano, illustrative example. Tayo. Ito ulit na sa ating ano, reference. Sana meron tayong makita na ano, isogonal. Kung wala, di ortho, ay sir, kasi siyempre, mas maganda kung merong iso. Para makita nyo yung ano, yung pag merong angle. Okay? Puro kasi andito eh. Puro orto eh. Wala masyado guys ano ISO kasi. Kasi yung nagpapairap sa ISO, yung angle. Lalo pag hindi nagsasakto. Okay? Ah, sige nga ito guys na ano. Akong gagawa ng ano ng pang ISO para madali lang guys na siguro ganito okay okay find the family of curves okay that okay intersects or that cut pala mali pala intersect that cut okay every point okay on the curve okay ano kaya mas pinakamadaling equation so let's try the curve let's say ano para madali lang guys na. Ano lang to ah? Para ma-illustrate yung isogonal trajectories na. On the curve y is equal to x squared na lang siguro. Okay. At an angle of pinamadali guys is 45 degrees. Yan. Okay. Yan na. So, guys, ganito yan. Bali yung ano mo dyan, theta mo is yung theta mo dyan is 45 degrees. Okay? Tapos, yung given curve mo, okay, given curve is y equal to x squared. So, kunin mo lang dy dx dito, syempre, derivative nyo na, dy dx, okay, is 2x. Okay, so, ito yung ating dy dx. Okay? Dy dx, given. Okay? So, sa formula na tan theta, dy dx okay required minus dy dx given over 1 plus dy dx given okay dy dx puro ako dy dx dito required na paglagay mo guys ng mga given okay, yung angle ano pa yung given so yung dy dx guys na required, tanggalin mo lang yung r. So, dy dx na, no? Na lang. Minus dy dx guys ng given is 2x. Okay, over 1 plus given 2x times dy dx required. Ganun lang guys, no? Then, tan 45 guys is 1. Kaya, 45 ang pinili ko para simple lang yung ano mo. Yung nasa left side. Okay, so 1 so, times nito. So, bali 1 plus 2x. Okay. dy dx is equal to dy dx. Sabi nga, guys, no, ipakita natin na mag-intersect sila at 45 degrees na. Okay. By using grapher. Okay. Minus 2x. Okay.
Ayan, ano kaya to? Variable si parabol or hindi? Parang ano eh, variable si parabol eh. Diba? Okay guys, nalipat natin yung ano kaya? Kasi pag ito maging negative, di ito na lang, yung negative na nilipat sa bila, bali maging 1 plus 2x. Tapos sa right side, dy dx. Lilipat ko guys yung merong minus. Ah, yung merong 2x. Ayan. Tapos factor out yung dy dx na 1 minus 2x. Okay, dy dx. Okay. So that means our dy dx is simply equal to, so 1 plus 2x over nito. 1 plus 2x over 1 minus 2x. Ayan. Okay, ano yung trick guys dito? Kasi, ano yung same degree. Okay, dapat mas maliit yung degree ng ano, ng numerator. Okay, so pwede ka dyan mag long division syempre. Okay, long division. So, 1 plus 2x divided by 1 minus 2x. Oh, pag ganyan guys na baka malito ka, pwede mong ilagay yung 2x muna sa harap. Okay, so gawin mong 2x plus 1 guys, no? And then ito naman, negative 2x plus 1. Tama ba? Oh, siyempre ito, 2x. Para mawala yan, this is 1. 1 times negative 2x is negative 2x. Hindi. Kasi mga minus ka, dapat negative 1 pala, no? Negative 1 times negative 2x is positive 2x, then negative 1, positive 1, so minus 1. Okay, then subtract mo guys. Yan, cancel yan, 0. So, 1 minus negative 1 magiging 1 plus 1, so meron ka dyang 2. Okay? So, that means guys, yung ating 1 plus 2x over 1 minus 2x is the same as quotient guys is negative 1. So, negative 1, ang remainder mo is 2. So, plus 2 over 1 minus 2x. Okay? Ayan. Then, multiply mo ng dx both sides. So, dy is equal to quantity negative 1 plus 2 over 1 minus 2x. Okay? Dx. Integrate both sides. Okay? Parabol si parabol kasi. Ayan. Siyempre, y na lang to. Integral ng negative 1 dx is negative x. Integral ng 2 over 1 minus 2x. So, meron dyan negative 2. Ito positive 2. So, bale, negative 1 na lang kulang dyan. So, negative ln. Okay? So, dito, walang sinabi dyan. I mean, ano to? 1 minus 2x. So, pwede siya mag-negative. Kaya, maglalagay ka dyan guys ng absolute value. No? 1 minus 2x. Okay? Plus c. Yan, ganun lang guys na. Negative x minus ln of 1 minus 2x. So, ito guys yung ano, yung required na equation ng curve. Okay? That will intersect the parabola. Parabola to eh. Y is equal to x squared. At an angle of 45 degrees. So, check natin guys na by using Desmos. Okay? Yung given natin guys is 1 is equal to x squared. Na para makita nyo lang guys na. Tapos yung na-solve natin is y is equal to negative x minus ln absolute. Okay, 1 minus 2x. Okay. Malagay tayo ng ano, ng ang tawag doon? Ang tawag dito? Nalimutan ang tawag dito. Ba't tayo niya? Slider pala. Slider. Tanya mo absolute. Ah. 1 minus 2x. Baka di lang pwede siguro absolute dito. Ayaw. Siguro atingin ko na sa dalawa to na. Isang positive, isang negative. So positive siya pag ang x mo is greater than ano. Kailangan siya guys maging positive yung 1 minus 2x. Pag more than ano, ang tawag niyan, yung x mo is more than 1 half. Diba? Saan siya? Hindi kita. Ako super liit na. Hindi kita o.
Kikita yung graph. Kasi dapat ano, greater than. Tama naman eh. Hindi siya nakita dito ah. Sobrang liit nito. Kali mo nga ito. Ayan siya oh. Ba't hindi siya maputol doon? Ah, sige, ganito lang. Ganito lang. 0 is less than 1. Hindi. X is less than infinity. Ayun na. So, lumabas siya. Yan guys na. Okay. So, yan po. Ano. Ang dapat na ito. 1/2 pala ito. 1/2. Sorry. Sana siya? Ba't na wala? 1/2. Kinikita pag 1/2. Ayun na. Ah, kasi dito mapuputol. Sige, 0/0. Kaya pala, may ito pala mapuputol dito na. Ayun guys na. Ayan. Ang kulay na lang dito is slider plus C. Okay. Yung isa kasi guys, negative. Diba kasi naka-absolute value eh. Kaya ano ito. Lagyan natin ang negative. Negative. Yan guys yung isa eh. Yan o. Oh. Okay guys, ito tingnan nyo ito. Ano, itong parte na to. Intersection nila. Okay. So. Yung ano guys, yung point is point A equal D. I-type natin guys na. Ano to? 0.812.659. Okay. 0.659. Okay. So, yan na. Okay. So, pwede mo guys na makita dito no kung ano itsura ng ano nila ng yung angle, okay? Ng tangent lines na nila dito. So, pag minub ko guys yung ano, tanggalin ko muna 'to na, okay? Pag minub ko yung slider, okay? Eh, tingnan niyo guys yung ano, yung angle dito, yung ano, yung size ng angle ah. So, ano yan? Lagi siyang 40 degrees. Yan guys yung sinasabi ko. Okay? Makali ko nga itong ano, slider dito. Yan. Para buo guys na. Makita niyo yung buo. Na. Ito guys, ito pa yung isa o. Diba? Nasa ano yan? Nasa ito guys yung angle dyan. Nasa 40 degrees yan. So, pag ginagalaw ko yung ano, slider. Kumbaga ito guys na gumagalaw na blue. Yan yung ano mo. Trajectories. Nakuha nyo. Okay. Hindi pwede ano, sobrang liit ng C. Kasi mag-zero na siya. Okay. Yan yung ano, isogonal trajectory. Madali kasi guys, no, pag an orthogonal eh. Kasi syempre, yung ano mo, yung gagawin mo lang doon is kunin mo negative reciprocal na nakuha mong ano, nakuha mong derivative. Okay, so try natin guys, no. Ano naman ang tayo, orthogonal. Okay, pag orthogonal, okay, orthogonal to y equal to x squared. So, ano yung ano mo, dy dx, guys? Ang given is 2x. So, dy dx ng required, diba, is negative 1 over dy dx. Okay, ng given. So, dy dx is equal to negative 1 over 2x. Okay, so, this is a variable si parable, guys, no? So, dy is equal to negative 1/2
Okay, and then dx over x. Okay, integrate both sides. Integrate. Okay, ano makukuha mo dyan? Okay, meron kang y is equal to negative 1/2. Integral guys ng ano, ng dx over x, that is ln. Okay, x. Okay? So, dito maglalagay ka dyan ng absolute value. Na, nakuha. plus c. Okay, so, anong guys, i-illustrate natin guys, ano sa Desmos, yung ano, yung ganito. Asa na yun? Okay, ang solution natin is negative 1/2 ln x, ha? Okay, so, anayin ko muna to, tanggalin ko muna yan. So, meron tayong bagong curve na negative 1/2 ln x. Okay, ito guys, pag ano, pag ang x mo is greater than 0. Okay, tapos yung isa naman, kasi di ba ano, meron tayong absolute value. So, negative x guys na pag ang x mo is less than 0. Ayan. So, ito guys yung solution natin. Bali, ang doubt guys, magkadugtong yan eh. Okay. Bali, ang ginawa ko lang dito is, inutol ko sila. Siya, niwalay ko. Ginawa ko piecewise. So, pwede mo itong palitan ng kulay para same sila ng ano, ng kulay syempre para dugtong sila. Example. Ito. 4. Okay. Ang guess na, nawala yung slider. Slider plus C. Plus C. Okay? So guys, tingnan mo ito. Yung dyan, yung itsura ng ano, ng intersection nila. So, nasa ano yan guys? Nasa 90 degrees. Ito rin . Okay? So, pag inalaw ko yung slider, dapat lagi siyang at right angle. Okay? So, yan guys yung ano, yung orthogonal trajectories. Yung mga graph ng kulay black na yan. Okay? Yan lang guys. So, pwede nyo ano, pag gusto kayo guys ng ganung problem, pwede nyo i-check sa ano grapher kung tama sagot nyo. Okay? yun lang guys yung ano, ko dyan. Masasuggest ko na you can use grapher pang check ng solution sa orthogonal and isogonal trajectories. Okay? Na nakuha ba? Question. Okay, so wala guys. Okay, let's call it a day. So, thank you sa mga, ano, mga nakinig sa akin. Okay. Ayun, so, see you next meeting guys na. Okay. Have a pleasant afternoon to everyone kahit sobrang init. Okay. Ayun, so, see you next meeting guys. Thank you. Bye-bye.